So yun, what's up mga guys, no, mga katams, no? So today's video, naisipan ko lang, no, kasi matagal na ako hindi nagbi-video ngayon. Hindi gumagawa ng video, no. Naisip ko lang gumawa ng bagong car box, no. So yung mga nanonood sa akin dati, no, nakita niyo naman tong ginawa kong car box na to, no. So balak kong palitan siya. So balak kong gumawa ng bagong car box, no. So kasi 6 na slot lang to, eh. So binabala ko mga 12, eh. 9 na gan 12, no. So bala kong gumawa ng car box na bago ngayon. So ito ang mga gagamitin ko. Ganun pa rin siya, topper board pa rin yung gagamitin ko sa kanya. So ito yung topper board na gamit ko. So ito pa rin siya. So ang gagawin kong car box ngayon ay pang style carry pit. So yung mga nakakalam ng carry pit, so yun ang gagawin ko. So pero ibang version naman to, version ko. So yun, sa mga nanood ng car box na ginawa ko na yung ganitong klase, babaguhin ko lang siya. So gusto ko magsimula uli ng paggawa ng car box, no, ngayong araw na to, no. So yun, para sa susunod na pagpunta natin sa mga race, medyo marami-raming auto dalhin natin, no. So yun, maraming salamat sa inyo. Sundan nyo lang po yung gagawin ko at huwag nyo pong kalimutan like, subscribe at hit nyo na rin po notification bell, no. So yun mga katams, maraming salamat sa inyo at simulan ko to at susukatan ko siya. Ang sukat kasi niya, eh, pag speed tech kasi kailangan mga 165 mm, no. So yan, 6.5 inches yun, eh. So yan, yan yung pinaka speed tech na haba niya, eh. Yan kasi mga 6.5 yan, pero ang gagawin ko mga 7 na. So yan, sundan nyo lang, sana panoorin nyo hanggang katapusan. So yan mga thumbs, start na tayo. So mga katams, no, so sinukat ko siya. Ang ginawa ko na lang ay gumawa na lang ng hanggang 167 mm na lang, ha. So kung makikita nyo to, 167 mm na lang ginawa ko sa kanya. Kasi napansin ko kasi yung ginawa kong car box dito ay nasa 6.5 lang. 6.5 yung pinaka ano niya, haba niya dito. Kasyang-kasya na yung speed tech, no. Kasi ang sukat lang talaga niya, kailangan 6.5 inches pala to, no. So 165 mm lang sukat ng speed tech, eh, yung isang diagram ng isang auto niya. Yung isang auto na ganito, kung makikita niyo to. Dapat to nasa 165 mm ang isang sukat ng ganyang auto. Kung mag-EMS ka naman, kailangan din 165 lang din, no? So, ang sukat nito, sinukat ko siyang ganyan. So, kasyang-kasya naman siya. Yan, mapapansin nyo. So, agad doon na lang ginawa ko, no? Nagpalampas lang ako ng dalawang guhit. Kaya 167 mm yung ginawa ko ito. So, yan ay magiging lapad ng ating car box, no? So, yun. Binago ko lang kasi baka magkamali tayo, baka naman medyo masikip, mas maganda medyo lumuwag-luwag din to. So yun, ginawa ko 167 mm na sukat ng lapad natin, no. So yun mga tops, no. So yan, kisimula na tayo magsukat dito. So yun mga tops, no, sinukat ko na siya. Inukat ko isa-isa para malaman natin gano'ng lapad. Ito kasi yung sukat na isang ano, no, na isang auto natin, no, na speed tech. Kailangan kasi meron siyang 105 mm, yung pinakalapad niyan, no. So sa inches kasi lalabas siya ng 4.1 inches. So ginawa ko, sinobra ko na lang 4.1 and a half na lang. So medyo niluwagan ko konti. So yan ang pinaka lapad niya, sukat na isang speed tech na sa SRP rules yan, no. So ito siya, to ginawa ko siya apat, no. Apat, 1 2 3 4. To. Meron akong ginawa dito extra shelves, no, para sa mga motor natin, sa mga extra parts. So yan yung pinakasukat na ginawa ko. So apat na layer yan. So ang mangyayari niyan, ay magiging 12 slots yan na carry pit, 12 slot. So yun, abang-abangan niyo mamaya, ano. So ikakat ko na yan ngayon, no. So papakita ko sa inyo sa susunod na video yung ibang mga part niya, no. So hindi ko na pinakita yung paano ko prosesong ginawa ko. Ang ginawa ko lang, ginugitan ko siya. So pinakita ko sa video niya. So ito nga pala yung pinaka
tatayuan natin yung pinaka height niya. So ang height niya kasi 70 mm no. So kailangan niya 70 mm so ang pinaka height niya. So kung equivalent ng ano yan ng inches sa 2.5. So yun 2.5 ito to. 2.5. So nilampasan ko na rin niya ng konting ano isang guwit no. So po para may allowance siya no. So yun ang pinaka height niya. Yan gagawin natin height na yan. So yun na, nilagyan ko na yan. Mga sukat-sukat so ay kakat ko na lang yan maya-maya. So yun.
So, yun mga atoms, no, natapos na natin, nalagyan na natin, nakulayan na natin ito yung mga shelves ng Tamiya Carbox natin, mga atoms. No. So, itong isa, iniwan ko lang to kasi may gagawin pa ako rito. So, ito kasi lalagay ko dito yung pangsara ng ating Tamiya Carbox. No. So, ang gagawin natin yun, itong shelves naman, lalagyan ko ito ng shelves, susukatan ko siya. Itong gagawin natin, pag nasukatan natin yan at nagawa natin ng shelves ng mga part na to. So, gagawin natin, sasarado natin yung likod at yung harap naman. Tapos, babalutan na natin ito sa harap, sa gilid dito. So, nagawa na natin, ano yun na yan, itong handle niya ng ating Tamiya Carbox na style carry pit, no. So, yan po, gagawin ko naman ngayon, ito naman to, itong shelves na yun. Susukatan ko siya at gagawin ko, dalagyan ko siya ng mga shelves dito. Lagay ng mga spare parts natin at anik-anik ng ating Tamiya parts. So, yun. Panoorin nyo lang. Huwag nyo kalimutan like, subscribe, at share nyo na rin po. Simulan natin. So ngayon mga atoms, no, ang gagawin naman natin ngayon yung pinaka handle na ating shelves, lalagyan na natin ng kulay. Kukulayan na rin natin, lalagyan natin ng ating tape na kulay pula dito sa harapan. Tapos gagawa tayo ng pinaka handle dito. Gagamitin natin itong pinaka logo ng Tamiya, itong dalawang stand, itong pinaka handle niya. So magiging handle yan, tapos gagawin natin pinaka ilalim itong isa. So panoorin nyo at gagawin ganyan, para magkaroon tayo ng handle nito sa shelves natin. So yun, panoorin nyo lang.
Ayun mga katams, no? Ito na yung sukat ng ating pangharap. Ito na yung pangharap natin, pinakapintuan niya. Ito naman yung pinakalikod. Yan yung pinakalikod nito. Nilagyan ko na ng duct tape siya na kulay blue. So ilalagay ko ito sa pinakalikod. So diyan muna siya. Ito naman yung sa harap. So ginawan ko, sinukat ko isa-isa siya para mag-fit siya sa ating mga drawer para pag nilagay natin pinto, magiging pantay lang siya. No? Ganyan siya. Ganyan may itsura niya. So tatakpan ko rin ng duct tape 'yan, kulay black, para maganda siya tingnan. So pagkatapos niyan, yan yung pinaka-pintuan niya. Tapos yung isa naman, ito. Ito na yung pinakatalikod. Yan na yung kulay blue na yan. So, gagawin natin, iti-tape natin yan. So, panoorin nyo lang mga thumbs, no? Yun mga atoms, na natapos na natin yung ating pintuan ng ating DIY mini four wheel drive car box, no. So ito yung pinakapintuan niya na kulay na natin ng black, ito. So dinagdag ko lang yun dito kasi pag sinara natin, ito yung magpapatibay doon sa pintuan niya. So ito yung kabilang side. So bali ini-screen to sila bago ko lagyan ng tape para maganda tingnan, matanggal yung mga medyo dumi-dumi. So ito na yung pinaka-pinto. Ikakabit natin sa ating car box. Ito siya. Ito yung car box. Op. Panggalas. Drawer. Yan ang pinaka-car box natin. Ito yung pinaka-pinto. Op. Tune natin. Konti. Yun. Yan. Yan yung pinakapinto. Yan. Yan ang magiging ano niya.
Yan ang magiging design niya, mga katams. Pinakalabas. Nakikita niyo ba? Yan, yan ang pinakalabas niya. Gagawin ko yan, titipan ko tong ilalim. Ito, titipan ko to. Kakabit ko rito. Para yun ang magsisilbing bisagra niya. Dito sa ilalim yan. Papakita ko sa inyo yan mamaya. Yan na yung pinaka pinto natin.
Yun, mga katams, natapos din ang ating project, ang ating mini 400 car box, no? 12 slot, natapos din. So, nakita nyo yan. Nakabalot na, finishing na ang ating car box. Tapos din, mga katams, mga dinagdag ko lang na sticker. Ayan. Ang ating masterpiece project ng ating DIY mini 4-wheel drive car box 12 slot. Nilagyan ko siya ng lock. At ang pinakamagandang nagawa ko sa tingin ko ay ito. Itong pinaka logo ko. Ayan ang pinakamagandang nangyari sa gawa ko ngayon. Masterpiece na masterpiece. So ayan, huwag nyo kalimutan like, share at subscribe yung channel natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na rin notification bell para sa mga susunod na project na gagawin natin. Yon, maraming sa pagsubaybay sa channel natin at sana po lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at God bless po sa ating lahat. So, tapos na yung video natin. Gusto ko lang pasalamatan yung mga nagsusubscribe sa channel natin, yung patuloy na sumusubscribe sa channel natin at nanonood sa channel natin kahit bihira tayo mag-upload ng video natin. Maraming salamat sa inyo at God bless po sa ating lahat. Today's video sa... Sana mag-subscribe ka sa channel ko at sana umabot na tayo ng 1K subscriber. So yun, maraming salamat sa inyo. God bless po sa ating lahat and ciao!